Okay, Lodi, magandang buhay sa inyo. Nakikita nyo ba ito, Lodi? Tama kayo. Speakon nga ito. Ito yung ginagamit sa mga speaker box papunta sa amplifier. Ito. Okay, Lodi, kukonvert natin siya para magamit natin. Maganda ito para sa mga nagka-camping. Ayan, yung mga umakyat ng bundok, Lodi. Para meron silang, ika nga nila eh, sinasabit-sabit lang sa kanilang tent. Para may monitoring din sila sa baba. Sa bagay, Lodi, sa mga mountaineer, sa mga nagka-camping, yung rubber duck o goma di pato kung tawagin, sapat na para sa kanila yon. Pero mas maganda rin kung meron silang medyo mas malakas-lakas na ganito, yung packet lang, pwede mong lukutin na antena. At maganda rin ito, Lodi, sa mga operation, mga ganyan. Okay din siya. Ngayon, Lodi, ang may papakita ko, ang kailangan lang natin ay SO239, tsaka ito. Tapos yung stranded wire, yan o. Depende na lang sa putol nyo yan, Lodi. Kung gusto nyo mag-explore, gumamit kayo ng analyzer o SWR para makuha nyo yung tamang sukat. Okay, Lodi, patuloy tayo, ano. Gagawa muna tayo ng coil. Loko ka. Sino ba yung nakikialam doon? Ayun. Lalaban tayo! Magandang buhay sa ating lahat, mga Lodi. Ano, isang mapagpalang umaga, hapon, dyan sa inyong lahat. Kung saan mang lupalok ng mundo, inaabot ang aking channel. Sa ngayon, Lodi, wala tayong kuryente. Ano? Tsatsaga tayo sa battery. Ayan. Naka 12.2 pa naman tayo, kaya sigurong ibsan yan yung ating gagawing content. Ayan, gamit sa tubig, papunta doon. Tapos gagamit pa tayo ng grinder mamaya. Ngayon, Lodi, ang gagawin natin, luluwangin yung butas. Pare siyan, Lodi, pagka nakahanap kayo ng ganitong SO239, pasok na yan, tsaka sa speakon. Ayan, oh. Pasok yan. At sakto-sakto yung loading coil na gagawin natin para dito. Tsaka choice nyo pala, Lodi, kung tatanggalin nyo to, ano, itong lock na to. Para mailock kasi yan sa speaker box eh. Ito. Pero sa akin, Lodi, tatanggalin ko na para hindi nakaharang. Prepare ko siguro, Lodi, na tanggalin na lang to. Ayan. Madali lang namang sikwatin yan, Lods eh. Okay. Pagkatapos natin masikwat yan, luwangan lang natin tong butas na to. Butas yan, Lods? Butas ng karayom. Gagamitan sana natin ang panghinang, pero subukan natin kung pasok dito yung ating drill bits. Ayun, pwede yung pang drill natin, Lodi. Pasok yan. Actually, mas madaling gawin to, Lodi, kaysa yung una nating antena na ginawa na disabit. Disabit antena. Yun nga lang, kailangan pa kayong bumili ng speakon. Sa online, Lodi, maraming speakon. O kaya sa mga nagsasound, yung mga mayroong sound system, marami sila nyan. Okay, medyo nasobraan natin. Tapos pagka naluwangan na natin to, Lodi, ang gagawin natin ay ilagay natin yung tornilyo nito. Ayan. Hanggat mayroon pa kayong tornilyo, Lodi, na pwedeng ipasok sa kanya, ilagay nyo na.
Okay, sa ganitong pagkakataon, Lodi, makakailangan din tayo ng grind para i-grind natin yung mga kanto ng tornilyo para lumapat dito. Ayan. Okay, Lodi, sapat na to. Kaya na to. Kasi dito naman natin ipapasok sa loob eh. Gagamit tayo mamaya ng PL259 para mahila ito. Okay, Lodi. Pagka na-grind na natin at okay na, nag-fix na siya ng konti, okay na to. Tapos sukatan natin ito dito naman. Yung paghihinaan kasi natin ng wire load eh. Tapos sukatan lang natin ito, Lodi. Hayaan lang natin na nakaganyan. Huwag na natin tatanggalin yung plastic nito, Lodi, ano? Pagka nakakuha tayo dun sa sirang power supply, ilapat lang natin para pumasok dito. Gagamit pa rin tayo ng grind. To, lumabas na siya, Lodi, oh. And Lodi, puputulin na natin tong kapiraso ng, ayan, thread niya, para hindi na masyadong mahaba. Ayan, oh. Makaka-apekto kasi sa signal yan. Mainit na. Okay, Lodi, pagka pwede na lahat, ayan, pwede na tayo maggawa ng coil natin. Ito kasi yung gagamitin natin para sa disabit na antena. Gagamit tayo ng TXN wire, which is 2.0 mm. Yung payat lang, Lodi, yung pampagulong lang sa mga pailaw, sa mga convenient outlet, ito yon. Ito, Lodi, eksperimento lang naman, ano. Tapos check natin mamaya yung kanyang SWR kung okay ba. At kung kaya ba nating makakontakt gamit ang THN wire. Ngayon, Lodi, gagawa tayo ng coil niya, which is 5 turns. Okay, Lodi, naidikit na natin, ano. Ngayon, ang gagawin natin para makukuha tayo ng coil, ng ikot. Magtingin kayo, Lodi. Kung kaya nyo namang imano-mano, Lodi, i-manual na gumawa ng 5 turns. Pero ako kasi, Lodi, meron ako ditong tube na plastic. Bali, tatanggalin ko lang to. Ayan. Tsaka ako babawasan ng konti dito. Ayan. Yung pasok lang yung 2.0 na stranded wire. Ayan. Tinisan natin ng konti. Ouch, mainit. Pasok natin dito. Ayan, o. Ayan. Ngayon,
Pwede na tayo magpaikot. Ayan o. Ayan. One, two, three, four, five. Okay. Putulin na natin dito, Lodi, ah. Tinabas nan. Ngayon, Lodi, kailangan natin kumuha ng ground dito para sa kapasitor. Ayan, oh. Maglalagay kasi tayo ng kapasitor dyan, Lodi. Ang kapasitor na gagamitin pala natin, Lodi, ay 1 kV. 1 kV. Okay, ngayon, Lodi, maglalagay na tayo ng kapasitor, ano? Ang ilalagay natin kapasitor, Lodi, ay 1 kV. Ito, Lodi, ginagamit sa mga inverter ng yung pamatay ng lamok, yung nakakuryente. Marami nito, Lodi, 1 kV na to. Ito na siya, Lodi, oh. Tapos, Lodi, dali, medyo mainit na, Lodi, yung pwesto natin. Dito na tayo. Okay, Lods, tiyanihin natin tong paa niya. Ayan. Pasok natin dito. Tsaka natin hilain. Ayan siya, Lodi. Nasa loob na yung 1 kV natin, Lodi. Ayan. Balatan natin. Ayan. Okay. Lapit natin ng konti yung cellphone doon. Ayan, Lodi. Nakakuha na tayo ng pagkakapitan ng 1 kV natin. Ayan. Ouch, mainit. Okay, Lodi, pagka naiayos na natin yung 1 kV, i-assemble lang natin tong speaker na to. Ayan. Yung shell niya lang, ano. At isukat na natin kung hanggang saan natin ididikit yung ating pandulo para sa pagtutornilyohan ng gagawin nating harness niya. Okay, hanggang dito. Ayan.
Okay, nakakabit na yung pandulo natin, Lodi. Ayan, nakakabit na rin yung ating kapasitor dito. Ngayon, Lods, ilapat na natin siya. Gaya ng sabi ko kanina, ang panghihila natin dito ay yung dulo ng PL259 na mayroong wire. Ito na siya ngayon, Lods, ano? Ngayon, ipapasok natin to dito. Iti-thread natin tong SO239 dito. Kahit bagya lang naman, Lodi, ngayon, tsaka natin ipasok to. Yan, oh. Okay, nakapasok na yan, Lods. Yan. Depende kung anong align yung gagamitin nyo dyan. Ayan o, iasintan nyo na lang. Tsaka nyo dikitan dito sa gilid-gilid. Pero ingatan nyo, Lods, din na matamaan yung thread, ano, para hindi kayo mahirapan. Ayan. Ito na siya, Lods. Ayan. Tornilyo na natin, Lods. Yan, o. Yan. Meron na tayong loading coil, Lodi. Ngayon, Lodi, kailangan din naman nating turnilyon yan. Ayan, para tumibay. Yan. Tibi na siya, Lods. Ngayon, Lodi, di ba na-threadan na natin to? Ayan, medyo may kalawang lang siya ng konti, Lodi. Ah, yung spacer lang yan. Ayan, o. Kasi nga, DIY lang naman itong mga ginagawa natin, Lodi. Made from scrap, mga ganyan. Yung mga napaglumaan. Ngayon, Lodi, kargan lang natin ng konting dikit itong, ayan, o, itong gilid-gilid ng SO239. Para magkaroon lamang siya ng lakas o tibay to. Okay. Tsaka natin ngayon patuyuin. Okay, may coil na tayo, Lodi, ano? May loading coil na tayo. Pwede na tayo maglagay ng harness dito. Kung okay, Lodi, gagawa na tayo ng harness niya. Yung isasabit natin, Lodi, sa puno, ano? I-fold muna natin na ganyan para maging sabitan. Pangsamantala lang naman to, Lodi. Temporary lang. Subukan lang muna natin ang 10 feet, Lodi. Masyado na atang mahaba yun. Pero ganun pa man, subukan pa rin natin kasi nga mayroon naman siyang loading coil. Naglagay naman tayo ng 1 kV. Tapos subukan natin ipasignal strength. Super, Lodi. Run out pa rin tayo, ano? Wala pa rin tayong kuryente. Sumukat lang tayo dito ng 10 feet. Nine. 10, Lodi. Ayan. Balatan natin siya, tapos kargan muna natin ng slug. Dahil testing lang muna tayo, Lodi, ibuhol na lang muna natin, hindi muna natin siya ihinang. For testing pa lang naman to, eh. Okay. I-tape lang natin para may kapit. Itong ginagawa natin, Lodi, ay for experiment lang, ano. Pero yung alituntunin sa paggawa ng antena ay parang ganito lang din. Siyempre, may idea naman tayo kung paano.
Pero ganun pa man, Lodi, kung magdi-DIY kayo, hindi ibig sabihin na saktong-sakto na itong sukat ko na ito. Maaari din po kayong gumamit ng SWR para makuha nyo talaga yung tamang sukat niya at yung basa sa DIY nyo, okay? Ngayon, Lodi, isabit natin siya. Okay, andito na siya, Lodi, ano, nakasabit na siya. Ngayon, Lodi, ang gagamitin natin, andito na rin yung SWR natin kasi nga burnout tayo eh. Meron naman tayo dito, ayun, gagamitin natin yung 18650 na 4. Tapos may charger controller naman siya, 11.4. Kabibilad ko lang kasi, Lodi. Andito yung SWR natin, ayan o. May maliit tayong panel dyan. O, samantala. Tapos andyan yung SWR natin. Ito yung gagamitin natin dun. Yun, sa kakabit natin. Magandang kahapon po dyan, Tita Sampage. Kamusta na po ba? Ito na siya, Lods, ngayon, oh. Okay. So far, Lodi, ang SWR natin ay nakapiga pa rin tayo, Lodi, ah. Calibrate natin 'yan. Nakapako tayo sa SWR 1.4, Lodi. Ngayon, Lodi, subukan nating mag-brake. Breaker. Kumuha ka sila na magpipining. At palagay ko ay okay naman siguro kung ipinipining na nila. Brake mobile. Para nila yan. Para may breaker. Breaker go. Charlie Hotel Mike, stationary mobile, magandang buhay. Di ako kopya. Hindi po stationary mobile, ano po ang balsan? Saka po nasa kayo lugar. Si pare mo ito, pare Bombo. Pare yung champion ko yan. Kopya, may tinetesting lang. Magandang buhay dyan, pare Bombo. Stationary lang dito sa bahay, sa may Acacia. Ano yan, paring base mo tinetesting yan? Si Ruto Alpatango, tsaka yung wire na nakasabit sa mangga, dito Bombo, pare Bombo. Ano yung rubber duck? Agad? Bali, hindi siya rubber duck, pare Bombo. Yung binabato sa kahoy na antena. Ay, yung kuha niyo nabibilot. Pare ko, yung sinasabit sa bintana. Agad. Kopya, pare Bombo. Over. Kopya pa ba? Sugar yan, pero quality 3 lang. Nakakita na ako niyan sa Facebook. Go ahead. Saan nakasabit yan? Sa Alpatango po, pare Bombo. Medyo mababa lang yung power output ko eh. Mga nasa 4 watts lang ako over. Hindi, yung antenna sa nakasupply. Go ahead. Sa Mangga, around nasa Mangga lang, pare Bombo. Go ahead, mababa lang din. Gano'n makakaba, pare yan? Saka kung ba yan, yung parang omnay? Kahit saan ay buha ba to? Kopya, pare Bombo, paikot din. Medyo hirap nga lang ako kay Tito. Sino na yung kausap mo kanina? Kabanatuan? Si pare Edson o yun. Pare Andrew, maganda maring champion. Saan ba nakakabi? Ay, magkano ba bilhin yan? Magkano ganyan? Bali, nasa, ewan ko lang, pare Bombo. Pero actually, kagagawa ko lang din, over. Paano pagka ililigpit yan? Binibilot? Pare, tama pare, binibilot lang din. Pwede sa bulsa.
Yan, Oscar Kilian. Pagka yung mag-outing, ano? Kopya, pare, oo. Oh. Andiyan ka ba sa Rizal? Anong pinangkukopya mo sa akin, pare? 2-3 yan. At saka 2-3. Go ahead. Oo, oh, kopya, oo. Oh. Meron ka sa aking S2-S3, over. Ma-booming yung audio. Naka-tenhold ako ng 2-3-1. Go ahead. Maganda pala yan, ano? Huwag yung mag-outing gano'n, ano? Kopya, pari, Bombo. Wala, actually, walang kuryente ngayon dito. Naka-battery pack lang din ako. Na 18650, over. Pero kung paring champion, pwedeng gamitin sa base. May kwasyailan ang output niya. Kopya, subukan ko, pare Bombo, na gamitan ng base kung magbabago yung SWR din, over. Ganun ba? Okay, okay, sige. Sige, babalik ako, pare Bombo, ano, at ilalagay ko na lang sa jeep yung base, subukan ko. Sige. Narendra, maganda yun, ha? Medyo manipis sa akin, pare, yung signal, ay hindi ko maintindihan. Ano ba, pare, yun? Antena? Antena siya, pare, parang ko ng itsura. Parang bang yung sintro ni Judas na paputok. Diba, nandiyan ka, isasabit mo lang sa isang sa ladlaran ng yero mo. Ganon, pa nakapababa siya. Diba, isasabit mo sa puno. Go ahead. Tapos pagka gusto mo iligpit, ibibilutin mo lang, ibubulsa mo na. Ay, kapya pare, oh, meron niya ng go ahead. Kahit pare yung Slim Jim na, ano, pabli lang siya. Pagka iligpit mo, iigot mo lang ulit siya. Akala ko yung tactical na antena. Hindi ko, pare, yun. Nakita ko sa Facebook, yun yung isang araw. Ginabawa yung nakita ko eh, yung nagka-camping, gano'n ako yan, nagka-bibising. Isasabit lang. Tapos eh, parang sintasan din ang tao eh. Ang itsura, go ahead. Kaya, yeah, pare, go ahead. May nakita na nga ako ng gano'n. Lalatlat mo lang siya, tapos sabit mo na sa mga sanga-sanga, go ahead. Yung Slim Jim na ginawang ganun, parehas din. Kaya lang kable lang siya. Parang, para bang yung antena nung TV nung araw, yung kable nun, yung malapat. Oh, ganun din para itsura noon, ganyan lang mas malapat pa. Nakita ko sa cellphone. Para i-check mo yung parin pubs natin at baka bigla tayo mapunta rin. Ito, wala lang ako, ikaw ba yan? Hinahanap ka ni, nagkita na ba kayo dito, Dragon? Aba, ay mo, bihira pala. Hindi pala kayo. Nag-base na tayo, ano, calibrate natin. 1.5 loady. Siyempre, normal yan kasi gagalaw-galaw yung antena eh. Ayan o. Subukan ngayon natin loady sa frequency na yun kanina. 440 yung loady eh. Meron tayong 30 watts loady na bato o 40 watts. Sandali, subukan mo natin dyan sa 437. Power natin ay, ayan loady o. 35 watts tayo loady. Radio Breaker. Ano po? Sandali, yung pambrekod po, magandang pahapon. Pare Bombo, nag 35 watts na ako o 40 watts. Nasa 1.3 pa rin yung SWR niya. Kopya mo pa ako dyan sa Rizal, over. Eh pare, Sugar 7 ka na. Quality. Mukha ko saan umiscore yan, tsaka magkano? Pari Bombo, kagagawa ko lang kasi, good. Magandang buhay dyan, Pari Bombo. Over. Ay, ginawa mo lang ba yan? Di ba yung nabibiling yari? Bali, DIY lang siya, Pari Bombo. DIY lang siya. Good. Meron kasi yung nakikita sa Facebook niya, brand new. Hindi ko lang alam kung ano ang branded, paring champ. Go ahead. Oh, kopya. Pwede rin yun, pare Bombo. Marami rin nag-testified na maganda rin gamitin yun.
Oo, develop din siya. Ginagamit ng mga nagka-camping, ganun, o kaya nag-fishing. Ano para yung materials na ginamit mo dyan? Bali, gumawa rin ako ng bungo niya, pare, bombo, loading coil, tsaka 10, ewan ko kung 10 feet ata yung harness niya na sinasabit sa puno. Ah, mahaba rin, ano. Ano na pati mo sa akin dyan? Isa pa nga, pare, bombo, medyo mahina kasing rumisib tong radio na to eh, tong 28 hotel na to. Good. Ah, ikaw, sugar saving ka na ka pa ako. Ayan, ano kapi mo sa akin dyan? Malinaw na malinaw, blasting audio, pare, bombo, kaya lang meron ka sa aking S2, over. Ay, pwede na, 28 pala eh. Eh, ayos na pare yan, go ahead. Pero may nakita nga ako niyan. Hindi ko lang na kuhan ko anong brand name, go ahead. Okay, sige, pare, gandang hapon dyan. Titan! Okay, Lodi, balik natin sa portable na, kasi sinubukan naman natin kanina sa Beast Radio. Okay naman siya, hindi naman siya nagre-redline. Pasok naman siya, which is 1.5, 1.6, naglalaro naman doon, 1.7, normal pa yun eh. Ayan, makikita nyo, Lodi, pagka gumalaw din yung antena natin, talagang gagalaw din yung kanyang SWR. Sa ngayon, Lodi, continuous press na yung radio natin, meron tayong 1.2. Ayan. Pops, pakigalaw mo nga. Yan, yung antena. Galawin. Kultingin mo lang. Okay. Sige pa, Pops. Lakasan mo. Yung pinakamalakas mo na. Yung parang binagyo. Naku, gumalaw lahat. Ayan, Lodi, oh. Pagka gumagalaw-galaw, yan na yung 5 watts natin, Lodi. Gumalaw, Pops. Sige pa nga. Yung magalaw na, yung parang binagyo. Ayan siya, Lodi, oh. Hinawakan niya kasi, Lodi, kaya tumaas yung SWR. Hinawakan niya yung wire, ayun, oh. Bitaw muna, Paps. Okay. Ayan. Pabalik-balik siya ng 1.2. Yan na yung pinakamababa natin, Lodi, ano, sa 1.2. Yan na talaga yung pinakamababa natin. Nakapiga pa rin yung ating radio. 1.2. Sa 5 watts yan, Lodi. Calibrate natin. Mahirap mag-calibrate pagka gumagalaw-galaw yung antena. Okay. Calibrate natin. SWR yan. 1.2, 1.3. Depende, Lodi, sa posisyon talaga ng ating antena. Yung disabit na antena yan. Pero hindi naman siya umaabot sa, ayan o, red line. Ipabaklas natin kay Paps. Paps, baklasin mo yung tornilyo niya. Ayan. Habang nakapiga tayo, Lodi, ipapabaklas natin, ano. Ayan, magbabago yan. Hindi yan, hindi yan, Paps, yung bakal. Yan. Sige, ugutin mo na. Ayan, wala na tayong antena, Lodi. Mainit yan, huwag mo awa ka na. Calibrate, SWR, wala na. Hindi pa naman tayo umabot sa puntong ganyan, Lodi, yan. Sige, Paps, pakibalik mo na. Nakapiga pa rin tayo, Lodi, ano? Sige, sige. Babalik niya. Ayan, nakikita nyo, gumagalaw-galaw yung SWR. Okay na, Paps. Ayan, bumalik na siya sa 1.6. Pero yan, 1.6, 1.7, ika-calibrate pa natin yan. Ayun, nakasagad, Lodi, oh. Ayan. SWR. 1.3, 1.4, ayan. Nagbago lang, Lodi, kasi pinaklas nga niya yung antena. So, ibig sabihin, Lodi, working yung ating antena talaga, maasahan din. Yung ating DIY. Yung 10 feet na harness natin, Lodi, na sinasabit ay okay, Lodi, siya, no? Nakaabot tayo ng result. Portable man to base radio, okay, pumasok siya. Depende sa inyo, Lodi, kung gusto nyo pang magdagdag, magbawas. Depende sa sukat ng SWR yun. Tsaka, kung pang bubundok natin to, Lodi, pang kakamping natin, eh okay siya, Lodi, kasi nga may extra lakas na yung ating transmission. Kung sa base naman, pang laro-laro,
pwede rin Lodi dito sa baba, pang lowland. Kasi nga so far okay naman, hindi naman critical yung kanyang reading dun sa SWR. Okay, hanggang dito muna Lodi, ano. Maraming salamat, magandang buhay 73. Maraming salamat pala sa kasama natin. Okay. Si Master Papu. Okay, hanggang dito muna Lodi. Maraming salamat, magandang buhay and 73, mabuhay magre-radio.